Samantala, nagsalita na ang isa sa tiniwalag na miyembro ng Pamilya Manalo ng makapangyarihang Iglesia ni Cristo. Sa kanyang paglantad kagabi, sinabi po ni Ka-Angel Manalo, ang kanyang pagbubulgar sa umano'y mga katiwalian sa pamunuan ng Iglesia. Pero itinanggi niyang sila'y na hostage. Nagpa-patrol, Cory Quintos. Handa po kami tumulong po sa inyo rito. Kumari po. Pakibukas na lang po ng gate. Pwede matapos ang higit 12 oras na pagbabantay ng media at mga pulis sa labas ng compound ng Iglesia ni Cristo sa Tandansora, nagsalita mula sa maliit na bintana ng gate si Ka-Angel Manalo. Mismong sa kanya nang galing ang kumpirmasyon na walang naganap na hostage-taking sa loob ng bahay. Gawa umano ng isang batang kasama nila ang mga karatulang nakakaalarma na inilabas kahapon. Meron kasing bata na kasama kami. Siguro nahihirapan na rin sa mga nangyayari. Lalagay siya ng mga kung anong gusto niyang ilagay. Si QCPD District Director Joel Pagdilaw rin ang nagkumpirma na walang abduction na nangyari matapos sila mag-usap ni Ka-Angel. Ligtas sila dun sa loob. So walang abduction na sinasabi rito. Nagsimula ang tensyon sa lumabas na YouTube video kung saan humihingi ng tulong sina Ka-Angel at kanyang inang si Ka-Tenny at nagsasabing nanganganib ang kanilang buhay. Sa panayam sa media, binunyag ni Ka-Angel na maraming korupsyon na nangyayari sa iglesia. Tinukoy niya ang paggawa ng mga istruktura, partikular na ang Philippine Arena. Nanawagan siya sa kanyang kapatid na si Executive Minister Eduardo Manalo na huwag makinig sa mga sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya. Mahal po namin ang aming kapatid na siyang namamahala ngayon sa iglesia. Ang aming lang pakiusap, huwag siyang maniniwala doon sa sanggunian na kanyang pinagkakatiwalaan. Napakarami ng anomalya at tiwali na ginagawa po ngayon sa iglesia. Nauubos na ang abuli ng iglesia sa kung ano-anong mga proyekto na hindi naman kailangan. Isa na ang Philippine Arena sa pinagtataka ko kung bakit nabuo eh. Pero sinagot naman ito ng tumatayong spokesperson ng INC na si Brother Edwin Zabala na nandun din pala sa lugar malapit sa compound kung nasaan si Ka-Angel. Mula umaga, nagsisinungaling na pala. Biglang ngayon nung lumabas dahil nagkabistuhan, ibig sabihin, nagsasabi na ng totoo. Nauubos ang pera, wala na raw na ipapatayong mga kapilya. August of 2011, groundbreaking po iyon ng Philippine Arena. Since 2011 up to now, mahigit po sa 800 ang bagong kapilya ng Iglesia ni Cristo. Dagdag ni Zabala, nagagamit lang ang media sa pangyayari. May personal rin umanong motibo ang kampo ni na Ka-Angel. Yan nga ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtitiwalag po eh? Sapagkat walang lugar sa Iglesia ni Cristo yung ayaw sumunod sa aral ng Biblia ukol sa pagsasabi ng katotohanan. Meron pong ibang agenda. Ngayon, kung ano yung agenda ngayon, sila lang po nakakaalam. Nagpunta rin sa Tandansora kagabi si Mayor Herbert Bautista para humingi ng update kay Pagdilaw. May panawagan naman si Ka-Angel sa mga miyembro ng INC. Sa lahat po sana ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, tumungo na po kayo dito sa lugar na ito. Ipagsanggal lang po natin ang Iglesia. Huwag po natin papayagan na ito po ay madungisan. Bagamat internal sa INC ang nangyayari ngayon, mananatili pa rin ang mga pulis sa paligid ng compound para siguruhin ang katahimikan. Cory Quintos, ABS-CBN News.